Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibutura ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan, yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay, ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Kaya mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa 29 na linggo sa karaniwang panahon. No? Mga kapatid, no? Patapos na po ang buwan ng Oktubre. Dumadami na po ang mga iba't iba at sari-saring mga paghahanda na ginagawa natin, hindi lamang sa nalalapit na Kapaskuhan, ganun din sa nalalapit na araw ng mga patay. No? Sari-sari na po ang mga iba't ibang inaalok na paraan para ipagdiwang ang piyesta ng mga patay. Alam po natin yan, lalo na tayong mga Pilipino, talagang literal natin ginagawang fiesta ang araw ng mga patay. But of course, huwag kalilimutan, mga two weeks from now, huwag natin kalimutang ipagdasal ang kaluluwa ng mga namatay. Yung pong araw na yun ay para sa kanila, hindi para sa atin. E ba't parang tayo nag-enjoy masyado? No? Iba't ibang paraan na rin kasi. Iba't ibang gimmick na ang pinapakita. Iba't ibang pauso ang ginagawa ng tao ngayon. Ano bang mga pauso mo sa buhay? Ang mga kabataan ngayon, ako po ay nasa parokya, no? San Filipineri Parish. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa ibinigay na pagkakataon ng aking kura paroko na magabayan at masabayan sa paglalakbay, sa paglilingkod ng ating mga kabataan. At nakita ko na po kung ano-ano rin at iba't iba nilang mga hilig at mga pauso nila. Mga pausong suot,
mga pausong lengguahe, mga pausong gimikan, mga pausong hairdo. Sabi ko, tigilan nyo na hairdo ha. Nasasaktan na ako. Kayo nakaka-insulto na kayo sa hairdo, no? Yung uso ko po, yung uso para sa hair, sa inyo na lang. Huwag nyo na ako idamay. Masyado na ako nasasaktan. Joke lang para sa mga kabataan. Pero may mga pauso natin eh. Totoo naman po yan eh. Hindi lang mga bata. Naku naman. Hindi lang mga bata ang nakikiuso ngayon. Alam nyo na yan. Pagdating sa gadget, sa fashion, hindi lang mga kabataan ang nakikiuso. Pati ang mga matatanda. Walang masama. Pag sinabi natin kasi yung uso, tinitignan natin sa magazine, sa telebisyon, sa billboards. Ano ba mga uso? Ayan yung uso. Walang masama. Pero dapat mag-iingat po tayo kung ang mga pinapauso na ito ay naaayon pa rin sa aral ni Kristo. Kaya nga yan ang babala sa ebanghelyo natin. Pag nakita nyo na ang sign na ito, sasabihin nyo umuulan o uulan. Pag nakita nyo na ang hangin na ito, sasabihin nyo naman aaraw, iinit. Diyan daw magaling ang henerasyon ngayon, ang panahon na ngayon. Mahilig tayong magtingin o magbasa ng signs ng mundong ito. Tinitingnan natin kung ano ba ang pinapauso ng mundong ito. Diyan tayo, diyan ang competition eh. Ano bang mga pauso? Diyan na napupunta yung mga yung concerns natin, mga priorities natin. Ano ba yung mga uso? Sandali lang. Huwag ka masyadong concern at excited sa mga pauso ng mundo. Tingnan muna natin. Baka naman tayo ay nakakalimot na sa utos at aral ni Kristo. Yan ang pag-iingatan po natin na sana huwag tayo sirain ng anumang pauso sa mundong ito. Lalo na kung alam naman natin, ito, lalo na kung alam naman natin na tayo ay may kahinaan pagdating sa bagay na yon. Para bang yung sinasabi ni San Pablo ngayon sa unang pagbasa? Ginagawa ko yung mga bagay na ayoko namang gawin. Gusto kong gumawa ng tama pero hindi ko kayang gawin. Alam mo na yung kahinaan mo eh. Pero bakit nilalagay mo pa rin yung sarili mo sa mga bagay, lugar at tao na alam mo na ikahihina mo pa, na ikasisira mo pa, na ikapagkakasala mo pa? You help yourself. Sabi nga natin, avoid occasions of sin. Iwasan mo na yung mga pagkakataon na dadalhin ka lang sa pagkakasala. Hindi lahat ng uso para sa'yo. Hindi lahat ng uso makakabuti sa'yo. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo po ay iniimbitahan ng Diyos na tumingin hindi lang sa kung ano ang uso sa mundo. Minsan, ang akala natin, dahil maganda, dahil sikat, dahil malakas, eh, maganda na at tama na. Tandaan natin mga kapatid, meron pang higit kaysa mga pauso ng mundo. Yan ay ang aral ni Kristo. Lalo na para sa mga kabataan. Lagi po natin silang paalalahanan, hindi masama ang sumabay sa buhay ng mundo. Pero siguraduhin natin na tayo ay nabubuhay ng may gabay ni Kristo. Sa araw na ito, tignan natin, pagmasdan natin, hindi kung ano ang pauso ng mundo. Muli natin tignan, sundan at gayahin ang laging aral at turo ni Kristo. Huwag tayong pauso. Makinig tayo kay Kristo. Amen.
saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own. Just another stranger. It was loving night. Did you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time?